ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ipagpalagay ng may katulong na nag-aararo o nag-aalaga ng mga tupa ang isa sa inyo. Anong sasabihin niya rito pagbalik nito galing sa bukid? Sasabihin kaya niya, halikan at dumulog sa hapag. Sa halip ay sasabihin niya, ihanda mo ang aking pagkain. Magbihis ka't pagsilbihan ako. Habang kumakain ako't umiinom at saka ka na kumain at uminom. Dapat kaya kayong tumanaw ng utang loob sa utosang iyon dahil ginawa nito ang iniutos? Gayon din naman sa inyo, pagkagawa nyo sa lahat ng iniutos sa inyo, sabihin nyo, mga karaniwang utusan kami, ginawa lang namin ang dapat naming gawin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Mga karaniwang utusan kami, ginawa lang namin ang dapat naming gawin. Dapat tandaan ang katotohanan ng perpekto ang Diyos at wala nang kulang sa Kanya. Kung ganon, ano mang gawin nating pagmamahal, pagsamba at paglilingkod sa Diyos, kung tutuusin ay hindi na kailangan ng Diyos. Mahalin man natin siya o hindi, sambahin at paglingkuran man siya o hindi, mananatili pa rin siyang ganap na Diyos, perpekto, walang labis, walang kulang, walang hanggan. Ano mang kabutihang ginagawa natin para sa Diyos at para sa kapwa na talaga rin namang iniuutos at kinalulugdan ng Diyos ay hindi na makadaragdag sa kaluwalhatian, kabanalan at karangalan ng Diyos. Tayo ang tunay na nakikinabang sa paggawa natin sa mga bagay na mabuti at banal. Tayo ang dapat magpasalamat sa mga ganong pagkakataon dahil ang mga iyon ang maghahatid sa atin sa kalagayan ng mga banal na nagtatamasa ng walang hanggang kaligayahan sa piling ng Diyos. Pagsasagawa. Sa pagtatapos ng misa, pinahayo ng pari ang mga tao sa mga pananalitang ganito o tulad nito, humayo kayo at ipahayag ang mabuting balita ni Kristo. Ang pag-ebanghelyo, ang pangunahin at karaniwang gawain ng bawat Kristiyano. Paano mo tinutupad ito?